hindi siya malayo. Ang layo ng Diyos, hindi ko siya maabot. Nasabi mo na ba to? Siguro ganitong nararamdaman mo ngayon, pero alam mo ba na gumawa na ng hakbang ang Diyos para maging malapit sa'yo? Oo, sa'yo at sa lahat ng tao. Siya ang nagkusang makipagbati sa tao sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. At kung tinanggap nino man si Jesus bilang daan patungo sa Ama, tiyak na makakalapit siya sa Kanya sa pamamagitan niya. Kaya nga sa ating panalangin, sinasabi nating in Jesus' name, hindi lang tayo inabot ng Diyos. Jesus also chose to live in us nang magpakumbaba tayo at imbitahin natin siya sa buhay natin. Paulit-ulit na sinasabi ni Apostle Paul sa mga sinulatan niyang believers that Christ is in you. Christ lives in our earthen vessel. His Son is in me. It is Christ who lives in me. And Christ makes His home in our hearts. Maging ang Holy Spirit ay nasa atin at tayo ang Kanyang templo. Kaya huwag mong isiping malayo ang Diyos at mahirap siyang maabot. Siya na ang umabot sa atin. Oo, dati tayong malayo sa Kanya nang hindi pa tayo nakikipag-isa kay Kristo. Pero magmula nang tanggapin natin siya, lagi na natin siyang kasama. He may be invisible to our naked eye, but when we walk by faith, He will surely make His presence felt and His power manifested. Kaya hindi totoong malayo ang Diyos. Inilapit ka na niya sa Kanya at hindi na kailanman lalayo sa iyo. Let's pray. Panginoon, kapag pakiramdam ko ay malayo kayo sa akin, pipiliin kong paniwalaan na naandito kayo palagi sa puso ko at hindi ninyo ako iiwan. In Jesus' name, Amen. May application po tayo. Kapag feeling mo malayo ang Diyos, balikan mo ang Bible verses sa Devo na ito. Confess them, believe them. Nasa iyo na si Kristo. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo sa Diyos ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ephesians chapter 2 verse 13. Ako po si Sonja Kalit. God bless you and have a great day. Bye!